Good morning, everyone, and welcome to our vlog. Hello, mga friends! So, andito na naman tayo, mga friends, for today's video. And meron akong ikukwento sa inyo. Alam nyo ba ako ay nagulat dahil out of nowhere, niyaya ako bigla mag-date ng aking darling! O, diba nakaka-touch? Experience nyo ba yun, mga friends? Yung bang bigla na lang, walang okasyon, walang kahit ano, pero bigla ka na lang yayayain mag-date. Diba nakakaganda? Gandang-ganda yung girl! Kaya naman, ikaw na lalaki na nanonood ngayon, nako, yayain nyo na ang inyong mga jowa bells, asawa bells, lahat ng bells, bell-bells! Ay, nako, matutuwa sila. So, for today's video, mga friends, nandito tayo ngayon sa Westfield and enjoy! So, for today's video, mga friends, nandito kami ngayon sa extreme screen. Okay, kasi manonood kami ng movie ngayon. It's a husband and wife day. It's Sunday. And kakagaling lang namin mag-church. At hindi lang yun, mga friends. Nag-grocery na kami. And magkakaroon kami ng husband and wife time. So, manonood kami ng... Ano panonorin natin, darling? Transformers. So, bago na... tayo manood, interviewin muna natin ang ating guest for today. Kung anong masasabi niya dun sa Transformer na papanoorin namin. Ano ba yung lesson learned na pwede nating ine-expect na makuha doon? And ano yung mga previous Transformer na napanood mo na bakit gusto mo siyang panoorin ulit today? Wala lang, gusto ko lang. Ah, diba? Diba, napakalakas ng ano niya, na ambag niya, laklakan ang ambag niya sa video nito. Hindi, totoo love, ano ba yung dun sa last previous Transformer, ano ba yung natutunan mo dun? Natutunan ako mag-transform. Hindi, ako ang matututo. Sorry. Ako ang natutunan ko dun sa Transformer na yung Transformer na napanood namin, natagal na yun, is that... Hindi, pero totoo, yung natutunan ko doon, dapat willing kang i-adapt yung changes na mangyayari sa'yo. Willing kang mag-transform. Baka mong dudura, paano? Optimus Pride. Optimus? Pride. What pride? Joke. Tawa ka. Ang kata ng ilong ko, my friends. Nako, anyway, dito pala sa Westfield, hanggang 4 o'clock lang yung mall dito. No? Next Saturday, or Sunday, Mission Impossible naman. Hindi, magtitipid na tayo, no? Tapos na yung ating... Meron ako 1.5. Hindi kasi may ipon kasi siya. Ngayon, yung ipon niya yun, binigay ko na sa kanya yun, hindi na namin sinama dun sa budget. Para naman matuwa siya. So parang every time na may gusto siyang bilhin, mabibili niya on his own. Kasi ganito pala mga friends, no? Konting trivia lang. Pag pala mag-asawa na kayo, even sa finances, dapat joint din at napag-uusapan ninyo. So kami, ang strategy na ginawa namin, ang sabi ko sa kanya, sa lahat ng bagay ngayon, dahil mag-asawa na tayo, dapat teamwork na ang gagawin natin. So hindi pwedeng one decide, tapos hindi alam ng isa. So, kailangan talaga na pag-uusapan. So, kami, ang discounting ginawa namin ni Bongbong, meron kaming allotted budget for savings, meron kaming allotted budget for recreation, yung mga pang gayot-gayot namin or parang pang personal namin. Gusto namin manood ng sine, gusto namin mag-date, meron kaming personal na ganun. Para at least some percentage of your savings or a portion of your savings na i-enjoy mo. Hindi yung puro ka lang work, puro ka lang save, or puro ka lang labas-labas. Pero guys, make sure hindi mako-compromise yung savings mo. Kasi lalo na kung mag-asawa kayo, marami kayong plans together, gusto nyo mag-travel and all. Importante may savings kayo. So, wala nang mahabang kwento mga friends. Halika na pumasok na tayo at manood na tayo ng Transformers! Enjoy!
So mga friends, kung mapapansin niyo, sorry ha, nag-mic na lang ako. Pwede itong, pwede ito ihiga, tingnan niyo. Diba? Wag mo. Sir, pwede mo pakilinisin pa ako, sir. Pakimasahe, sir. Sir, pakimasahe yun pa ako. Sige, baba ba natin? Okay, sir. Oh, friends ha, sabay kami akit namin ha. 1, 2, 3, go. Sadya mo din sa'yo. Friends, alam mo nakakatawa. First time ko manood ng sino dito sa Australia. And hindi lang yun mga friends mo. Yung medyo high-end na cinema yung tinry namin. Actually, hindi naman kasi may extreme screen pa. Standard na lang. Standard lang daw. Sorry, sorry. Standard. Standard lang pala to. So, ano yung sura ng extreme? Maraming upuan yun. Mas marami dito? Mas marami dito? Oh. Ganyan din, nahihiga din? Oo. Oh, halos lahat naman nahihiga. Sa Pilipinas lang hindi. Siyempre, pag nanood ka sa Pilipinas, kailangan nila mas maraming upuan. Oh, oo. Sa dami lang nanood sa Pilipinas. Totoo. Hindi ito, faktuhan lang. Oh, so, ibig sabihin yung mga tao dito hindi mahilig sa cinema, no? Mahilig naman, pero di naman lahat. Totoo mga friends, alam nyo ba mga friends, pagdating namin dito, halos mga Pinoy at Pinay ang nanonood ng cinema at bihirang-bihira ako makikita ng puti. Kaya naman sobra akong natutuwa kasi nakikita kong ating mga kabayan. So ayun mga friends, nanood na kami ng sine at hindi na ako nakapag-vlog kasi sobrang in-enjoy ko ang every moment na panonood namin ng Transformers Rise of the Beast. Alam nyo mga friends, mamaya sikreto lang natin to ha, tatanungin natin ang ating darling kung ano ang natutunan niya dito sa pinanood nating movie. I'm sure marami siyang natutunan at share niya ito sa atin! Ayan mga friends! Sobrang saya at sobrang ganda nung napanood namin. Transformer the what? The new one. The new one. Grabe, sobrang ganda. Ano ba yung, may mga certain questions ako doon, like, paano kaya nabuhay si Bumblebee? Si Mirage, paano kaya siya nabuhay? And then, parang ano yung lesson, moral lesson of the story or of the movie? So, question number one, paano nabuhay si Bumblebee Love? Yun nga, dahil nga doon sa kailangan niya ng mas malakas na power kaysa doon sa mga power nila. Okay. At diba nung inactivate nila yung key para okay. Matransport yung unicorn sa Earth. Ano ba unicorn? Yung parang home nila, pinaka-home nila. Yun yung pinaka-parang base nila. Pero ang question ko dito, ano ba ang pinaka-goal nila? Ang gusto ng kalaban, kunin yung key na yon para... Siya yung maghari sa universe. Okay. Para yung makain niya lahat ng universe. Nabubuhay kasi yung unicorn sa pagkain ng planeta. Oh, sa pagkain ng planeta. Oh. So parang ang gusto nila, sila ang kumain sa Earth. Oh, sila yung unicorn. Oh. Sila ang mag-ano, sila, yun yung tinatawag ng kalaban na parang master. Oo. Oh, ngayon, ang goal ng mga bida is sirain yung key. Protektahan yung ano, yung Earth. Tapos si Prime, yung parang ano yan, tawag dito. Parang ano? Mission niya, parang gusto niyang makauwi. So, pag hawak niya yung key, yung dalawang key, may way para umuwi sila dun sa... lugar nila. Oo. Kasi na-track na sila ng 7 years sa Earth. Oo. Oh. 7 years or 70 years. 70 years. Sa Earth. Oo. Kaya nang gusto ni Optimus Prime na kunin yung susi para magkaroon sila ng chance makauwi sa ano nila. So dahil nasira na yung key, Nag-sacrifice siya. Sinira niya yung key kasi nasira nga yung mechanism para... Oo, kaya yung motor sabi niya, di ba, no, sabi niya, no, yung babae. Oo, pero yun yung pinaka nakaka-touch siya. Actually, pinaiyak ako ng Transformer na yan, ha. Imagine mo, someone have to sacrifice para sa Earth, no? Para sa mga friends niya, para sa pamilya niya. Ganon grabe yung love relationship tsaka yung commitment niya dun sa task na nabigay sa kanya. Tsaka ang hirap maging Optimus Prime. Ang hirap maging Optimus Gorilla. Ano bang pangalan ng gorilla niya? Optimus Prime yun, Primo. Primo, o yun. Kinuha yun dun sa kay Optimus Prime, parang pinangalan sa kanya kasi nga idol niya. Parang naglo-look up siya kaya Optimus Prime. Yung si Gorilla. Oo. Oo, pero grabe kasi parang yung dalawang Optimus na yun, parang yung ano, 'di ba, idol niya si Optimus Prime. Mm-hmm. Tapos nung nalaman niya na yung parang gusto lang ni Prime na makauwi, parang na-idolize niya, na-idolize. Okay. Hindi niya naging idol.
parang ano na niya, parang discard na disappoint siya. Oh, disappoint siya kasi ng ano niya. Pero 'di ba pananaw niya? Eh, pero 'di ba mayroong baka tapos na bago 'yon nung sinabi nung Noah. Ano? Na gusto niya ngang iligtas. Kasi nga 'di ba yung kapatid niya may sakit. Okay. So gusto niya ngang iligtas yung yung ano, yung earth. Kaya niya mawala yung earth. Nabago yun nung nakausap ni Optimus Prime si Noah. Oo. Oh, okay. Tama, tama. Oo nga, no? Kasi being a leader, si Optimus Prime, parang ang gusto lang niya, 7 years na sila dito sa Earth, gusto niyang makabalik na sa lugar nila with the family, no? Yung family niya, mga Transformers. Uh-oh. However, parang it's more than that. Hindi lang sa makabalik ka, syempre it's more than a family, eh. Yung pinarealize ni Noah sa kanila. No? Tama ba, love? Oo. Oo. Pero alam mo, love, ano ba yung lesson learned mo dun sa movie na pinanood natin? Hindi mo alam. Ako, ang dami kong lesson learned. Grabe na paiyak niya ako kasi hindi ko expect na, alam mo yun, yun. You should open your eyes and ears. To see the... To see the... opportunity. Oo. Oo, yun yung unang-unang na-learn niya. Kinalbit niya ako din, sabi niya, yun ang lesson learned. Kasi every time nanonood kami, tinanong siya, natutunan mo dyan. So, actually, totoo yun. No? Kailangan buksan mo yung iyong mga mata, buksan mo ang iyong tenga para makita mo yung opportunity ahead of you. Okay? Kung ano yung positive things in front of you. Hindi lang yun eh. Alam mo, gusto ko yung kit. Ano pangalan ng kit? Yung kapatid niya? Oo, ano pangalan nun? Hindi ko alam. Pero gusto ko yun kasi, parang, na-realize ko lang, there's always someone who will believe in you. Alam mo yun, di ba? Mm. Parang darating ka sa time na parang hindi mo na gusto. Down na down, hindi ka na iniwala sa sarili mo. Yes, hindi mo na gusto lumaban, parang you want to give up, tama ba? Oo. Pero, there's this little guy, na kapatid niya, na parang, sa batang edad niya yun, parang siya pa yung nag-push dun sa kuya na I believe you can do it, di ba? Parang ako, I realize in life, there is always someone who will believe in you, eh. Kailangan mo lang talagang lawakan. Yun nga, sabi nga ni Bong, kailangan mo lang buksan ng iyong mata, kailangan mo lang buksan ng iyong tenga para makita mo kung sino yung taong yun na naniniwala sa'yo. Kailangan mong hanapin yun. And then when you find that person na naniniwala sa'yo, eh, talagang panghawakan mo yung sinabi niya, no? Kasi I believe kung wala yung little guy na yun, yung kapatid niya, little brother niya. Sumuko na siya. Ha? Sumuko na siya. No, sumuko na siya, totoo. Kaya talagang it's very important that you surround yourself with people na naniniwala sa'yo. Yun ang pinaka-importante. No? Pero totoo, no, my love, grabe yung movie. Hindi lang siya talaga Transformers na maraming sasakyan. Action. Ha? Hindi lang siya action. Oh, hindi lang siya action, tama. Pero ano rin siya eh, maraming mga learned. Yes, may mga learnings ka pa rin makukuha doon. Tsaka anyway, ang ganda ng ano, by the way, ang ganda ng humor nila. Minsan hindi ko naiintindihan pag tumatawa sila. Ang hindi ko man sabihin dito, grabe. Salute to the directors of Transformers. Hindi ako fan ng Transformers, pero every time na napapanood ko yan, hindi ko siya nasusubaybay yun eh. Pero every time na napapanood yan, hindi ako na-feel na ma-surprise, na ma-amaze, na ma-encourage. Kasi hindi lang siya talaga action. Alam mo, may gusto siyang iwanan sa bawat manonood. That, yun, no? Actually, yun ang pinaka-the best talaga. Na? Ikaw, ano bang natutunan mo? Nunod ako ulit. Nunod ka ulit. Netflix mo panoorin yan. Tsaka friends, no, isa pa sa mga nagustuhan. Walang ilaw. Walang ilaw. Kailangan may ilaw na. It's time. Yeah. So, isa sa mga nagustuhan ko pa dun, mga friends, yung how do you act as a leader? No, grabe si Optimus Prime. Grabe si Optimus Gorilla. Kasi grabe yung pagmamahal. Optimus Prime mo pa na. Kasi grabe yung pagmamahal nila sa tao nila. Alam mo yun, parang ito yung mga tipong they stick together. Ito yung mga tipong whatever it takes, diba? Lalaban sila together. No, hindi pwedeng mag-isa. And lastly, yung pinaka-last na nag-strike sa akin yung the one who sacrificed Optimus Prime. Diba? And then, the one who saves si Noah. Kasi imagine,
wala na rin si Optimus Prime kung wala si Noah. Tsaka nung dumating si Bumblebee na buhay. Yes, tsaka nung dumating si Bumblebee. So sometimes, no, parang you will realize that life is tough. No, you will realize na ang hirap ng buhay. But God will send a person, eh, di ba? Someone that will help you save life. Diba? Parang si Bumblebee, kung hindi siya dumating doon, hirap sila eh, tama? Parang feeling ko nga kung hindi dumating si Bumblebee doon na this track, parang may chance na matatalo sila eh, tama? Pero dahil nga, unexpectedly, no, nabuhay si Bumblebee, actually nakamisin ako dito ngayon kung buong eh. Alam mo yun, hindi wala sa isip ko na mabuhay si Bumblebee, pero siya parang pwede na lumabuhay si Bumblebee. Bakit alam ko yun? Ha? Eh, di ba kasabi nung ano, nung Optimus Prime mo, kailangan niya na mas malakas na power para mabuhay si Bumblebee. Ito kasi ganyan, alam mo ba, ang hirap akong kasama sa movie kasi ang dami ko mga tanong, alam mo yung bawat, parang gusto ko siyang i-pause, tapos rewind, ganyan. Pero siya pagkaling siya sa ganyan, kaya naman talagang perfect combination. So anyway mga friends, panoorin nyo ang Transformers. Sobrang ganda, sobrang worth it itong aming date ng darling ko. Talagang husband and wife tag. At sobrang ako nag-enjoy. And I hope kayo din. Ayan no, so audio, okay bang audio ko? Parang lobat na ata ito eh. Ayan. So, my friends, again, thank you so much for watching with us. And panoorin nyo, grabe ang Transformers. Sobra akong natuwa ngayon sa aming date ng darling ko. Kasi hindi lang sa nag-enjoy ako sa panonood ng Transformer. Of course, ang pinaka nag-enjoy ako dito kasama kong aking darling. So, say hi, love! Ayan, nag-enjoy ka ba today? Kaso walang manonood ng vlog mo. Dati upload mo after papalood ng mga tao yung Transformer. Oo, so hindi pa naka-play to sa FNS na. Hindi ko lang alam. Baka na-play naman na siguro. Baka na-play naman na sa Pinas. We don't know. We will check. Thank you so much, my friends! And love you and me. Thank you for always watching our vlogs. Stay tuned for more videos. Bye-bye! Bye-bye!